Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Inyong malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sa panahon ngayon na ika nga ay bawal lumabas dahil sa pandemic, parami ng parami ang pinapasok ang online business. Pero kasabay ng paglago ng industriyang ito ay ang pagdami rin ng mga nabibiktima ng mga scammer o manloloko. Ang Internet Transactions Act ang nakikitang proteksyon ni Congressman Wes Gatchalian. Ano nga bang laman ang nasabing panukala? At ano ang pagkakaiba nito sa mga nauna ng batas ukol sa e-commerce? Pag-uusapan natin yan ngayong Miyerkules, June 24, alas 10 ng umaga sa kwentuhang Trabaho, Negosyo, Consumer o TNK sa Perfect Morning with Cheryl Cosin sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Sasagutin na nina Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po mga kapatid, kaibigan, kababayan at nagbabalik po muli ang ating programang relasyon. Si Dean Mel Santamaria po ang inyong lingkod hanggang alas dos po tayo muli everyday dito sa programang ito. Magandang tanghali sa iyo Dean at magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig na sa atin sa ating live broadcast sa Radyo 5, 92.3 News FM. Gayun din ho yung mga kapatid namin na mga overseas Filipino workers na alam namin na nakasubaybay na sa aming broadcast via our live streaming on our FB page. And magandang hapon din po sa mga manonood ng Signal TV Channel 1, 1PH. Welcome to our Tuesday edition of Relasyon. Ngayong araw ng Martes po, June 23. At yes, samahan ninyo kami hanggang alas 2 ni Dean Mel Santamaria. Okay, yun. Dean? Okay. Any news? Ano ang ibabalita mo sa atin? Well, ang ibabalita ko sa iyo, itong minumungkahing bagong jeepney na ipapalit sa ating traditional jeepney na napakaganda na naging talagang sikat sa buong mundo, di ba? Napadala pa yan sa New York noon, tapos biglang pinalakad sa New York, lahat ng mga tao ay namanghan yun. Yung pala jeep ng Pilipinas, kasi yung pong dating jeep natin, yun po ay mga surplus ng mga American military jeep. So ang mga Pinoy, napakagaling, very creative, kinuha nila, binili nila, at ginawang, alam nyo naman, pagkakakitaan. At ang pagkakakitaan nga, pasaherong sasakyan na tinawag nilang jeepney. Tayo, tayo ang nag-invento ng word na jeepney. Jeep lang yan. Jeep lang yan, pero... military jeep. At saka tinawag natin jeepney. Oo, jeepney. Tapos, ano? Di ba nag-evolve Gladys, di ba? Ang ganda-ganda ng jeepney. Nagkaroon pa ng mga painting, tapos may mga maliliit pa na statue. Na mga kamayo dito sa side at kung ano-ano pa. Talagang naging iconic na yung ayos niya. In iconic fact, na if you go to stores na may souvenirs, Filipino products and everything, mayroong mga miniature na ganyan na ang gandang ipasalubong o ibigay sa inyong mga kaibigan na mga banyaga dahil it has become a symbol of our culture, di ba? Yung jeepney, di ba? Yung maliit na yon. Oo. Ngayon, nanganganib na mawala, ma-face out na because of the modern jeep. At mawawala yung iconic na iyon, iconic design niyon. Kasi talagang very uniquely Filipino. Sometimes pa nga yung may mga ari, di ba? Pinipinta nila yung mukha ng mga anak nila.
to the point may pinipinta pa nga na doon na yung Sacred Heart at saka yung Immaculate Heart of Mary, di ba? Lahat ng klaseng paglalagay ng dekorasyon din ay nagawa na niyan. Ang ganda, parang dragon na talagang ang ganda-ganda. Ngayon, tama yung sinabi mo, may minumungkahing papalit ngayon na jeepney na sa tingin ko, talagang wala, ni hindi mo makikita yung dating traditional jeepney, no? Uh-huh. Kaya nga si Secretary of Foreign Affairs, Teodoro Luxin, sabi niya, ang sabi niya, ang tingin niya daw sa jeepney mungkahi ay parang mukhang inflated condom. What do you mean inflated condom? Wala eh, ganun lang eh. Parang normal na parang minibus na pinintunahan lang ng kung ano-ano na talagang makinis, alam mo yon. Kasi yung mga jeep natin, yung jeepney, rough na yun eh, ang daing mga burloloy, di ba? Pero ito mukhang inflated condom, sabi ni Secretary Luxin. Eh alam mo naman si Secretary Luxin, Foreign Affairs yan, kaya talagang matindi ang tingin niya sa kung ano ikauunlad at ikahahanga ng ibang mga tao, lalo na mga banyaga sa Pilipinas. Iyang mungkahing jeepney yan, walang pagkakaibigan sa isang natural na ano, na minibus. Wala talaga. There is no uniqueness Filipino. No, siguro ganito na lang. Baka naman po pwede pa rin nandyan pa rin sila, pero iba ang mga ruta. I don't know din, ano? Parang sayang naman kasi yung design, di ba? Sayang talaga. Sayang talaga. Ako, baka mamaya maging mga museum pieces na lang yung mga ganyan. Ito pa. Ang sa akin, as long as it's roadworthy, tapos maayos naman ang maintenance, sana they will still be allowed to fly. Or pwedeng siguro, hindi na siguro pang transportasyon. I don't know. Pero sana hindi nga mawala. Di ba? Ito. Ang ganda ng design niya. Ito. Medyo controversial to, ha, Gladys. Baka ma-controversy tayo dito. Pero alam mo ba, tinignan ko ngayon yung jeep, yung design. Ang gagawa yung Photon Philippines. Siguro magaling naman talaga sila. Wala naman akong kaduda-duda doon. Eh talagang nagbi-business lang, etc. Marangal na nagbi-business sila. Okay naman. Tapos tinignan ko yung emblem nila, yung parang W, Photon W. Tapos may natandaan ako na Photon rin ang car manufacturing industry abroad. At it originated from Beijing, China. So, tinignan ko ngayon yung Photon China, yung Photon Beijing. Parehong-pareho ng emblem. Yung W o W. I don't know if this Photon Philippines is well incorporated in the Philippines and it stands on its own, but it might be a subsidiary of a mother company in China. Like for example, Toyota. Ang Toyota, meron basic mother companies Japan, pero may mga subsidiary dito. So ang kinakabahan ko lang, kung ito ay kaugnay doon sa Beijing, China, baka ang design nito nagmula sa China and therefore hindi na uniquely Filipino. Diba? There is nothing unique. There is nothing Filipino in this new suggested jeepney. Nothing talaga. Kaya nga ako'y sumasang-ayong kay Secretary Teddy Luxin na dapat wag nating i-abandona ang dating mga jeep natin na uniquely Filipino at saka talagang likas na atin. Although, nanggaling sa Amerikano yung jeep, pero yung nilikha mula sa jeep na iyon ay naging katangi-tanging Pilipino. Diba? Ito, parang pangkaraniwan, itapat mo lang sa isang wagon niya na Toyota o Mitsubishi, parang pareho lang, pinanuhan lang yung ano, iba lang ang pintura. Tsaka maliit-liit. So, yun. Pero yan, yung ating jeepney talaga nun, katangi-tangi yun, Gladys. Talagang, there's nothing like it in any part of the world. Itong ginagawa nila, there are other automobiles that resembles it anywhere in the world. Yes. But anyway, yun na nga yung sinasabi ko. Hindi naman kailangan siguro mabura at hindi naman siguro ipagbabawal na magamit. But even as a private vehicle probably, or sa mga probinsya, or pwedeng maging shuttle ng halimbawa a resort, di ba? Para lang na ma-maintain natin, maraming pwedeng paggamitan, di ba? Kung tutuusin. Alam mo, talagang ha? There's no way na
sila pa rin talaga. Natatandaan ko, nung pumunta dito si Marimar. Ito talaga. Alam mo naman, sikat na sikat yung teleserye ng Mexico noon dito. Pinalabas natin yung dinab natin ng mga Pinoy. Marimar, sumakay sa jeep yun. Sumakay sa jeep para masakyan niya lang ang jeep. Tapos yung Osmonds. Alam mo naman yung Osmonds, di ba? Yung magaling na mga ngangantano ng mga bata. Yung magkakapatid. Oo. Talagang sumakay pa sa jeep noon para masakyan lang ang jeep. Biro mo naman yan. Saan ka naman nakakita? Talagang, ang jeep parang balot. Ibig sabihin, balot, basta sinabi nilang balot, Pinoy yun. Ang jeep, Pinoy yun. Diba? Oo, tama. Talagang, anyway. kung sinabi mong rice terraces, Pinoy yun. Diba? Kung sinabi mong, eto, bagong jeep, tingnan mo lang, anong Pinoy dyan? Wala talaga. Wala talaga, Gladys. Yun. Okay. Yun. Yun pala ang balita mo. Oo. Okay, anyway, today is Tuesday. Nais ako naming anyayaan kayong lahat, yung mga nakikinig sa amin at nanonood. Maaari ko kayong mag-post ng inyong mga questions for our Q&A sa amin hong Facebook, official Facebook page na Radyo 5 92.3 News FM. At kung nandyan na ho kayo, i-like ninyo at i-share naman ninyo ang live streaming ng programang Relasyon. Maaari rin ho kayo mag-post ng questions nyo sa aming Relasyon official fan page. And until now, nasa quarantine mode pa rin po ang aming broadcast ni Dean. Yeah. Nandun siya sa norte, nandito ako sa south, and well, let's hope na very soon we will go do our broadcast from the studio. Alam mo, nakakamiss din. Nami-miss ko na rin yung studio natin Yung ano, yung booth natin imi-miss ko na yung ambiance, yung mga tao doon. At siyempre, yung mga kasamahan natin, ang nakakamiss sa Radyo 5. Iba talaga kahit nag-uusap kami online, iba talaga yung nakakasalamuha mo sila, di ba? Every day. Alam mo, dyan sa booth natin, sa ating mga kasamahan dyan nabuo yung Nicanor. Ayos si Nicanor! Sumikat na si Nicanor ngayon. Nagtatanong na, sino ba yung Nicanor na yan? Well, Nakakamins na din yung every now and then, nagpapapizza ka. Oo nga. Pag may nagbe-birthday, kumakain tayo ng sabay-sabay. Oh, we always look forward to it. Anyway, nakakamins na yon. Sana by July. Pero yun na nga, medyo hindi muna tayo malapit sa isa't isa. So anyway, so yan ho, ang tampok namin ngayon, syempre meron kaming word of the day later on at Q&A. Yes. Pero right now, Dean, isang pasada lang, 9 million plus na raw worldwide ang COVID cases. 9 million plus. Ilan na ba Gladys? Ilan na bang talaga? I don't have the exact number. Ang alam ko lang 9 million plus, pero may naitala ng 469,060 deaths at ang mga naka-recover naman ay 4,223,800. Pero dito sa ating bansa, sa Pilipinas, of course, as of yesterday din, malaki na. Lumampas na ng 30,682 cases. At nang nadagdag kasi niyan ay from Sunday ay 630 cases na, 467 ay fresh cases at 163 ay late cases. Ngayon, ito yung parati kong inaabangan, 8,143 recoveries. Nagkaroon ng karagdagang 250 recoveries, which is a good number, 250. At yung total deaths naman, may nadagdag na 8 for a total of 1,177. This was as of yesterday. Ito ang exact na tala sa buong mundo. 9,192,741. Kagaya nga ng sabi mong nagre-recover, almost half, 4,939,422. Yan ang yan ang tuloy-tuloy pa rin, syempre. Yes. Ang laban natin against COVID at sana mga kapatid nandito sa Metro Manila, dapat ang goal natin by the end of the month, by July 1st, bumaba na at talagang para mas medyo umano na rin, matulungan na rin ang ating ekonomiya, di ba? Mas marami ng
makakapasok, mas marami nang makakapag-umpisa ulit ng kanilang mga maliliit na negosyo. And of course, parang tayo talagang pwede na tayong very active na naman with our all the things that we do every day. Yan, let's hope na ganun ang mangyari. And it needs our cooperation, syempre. Ayan. Oh. Okay, so let's pray. Pwede na tayo magdasal. Okay. Panginoon, salamat po at binigyan niyo na naman kami ng pagkakataon para makapagsilbi sa mga kapatid namin na nanonood at nakikinig sa amin ngayon. Sana po patuloy niyo kaming bigyan ng blessing para na nga po maayos ang aming pag-uunawa, maganda ang aming mga pananalita, at saka malinaw ang aming mga pagpapaliwanag ng mga advice namin para na nga mabigyang direksyon ng aming mga kapatid sa paglulutas ng kanilang mga iba't ibang mga suliranin. Ang mga pagkakataong pong ito ay hindi namin mararamdaman kung hindi po sa inyong kagustuhan, kaya nga po't lahat ng kilos namin ay aming iniaalay para sa inyong ikabubunyi sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen. Amen. Okay, bago ho namin simulan ang ating programa with our word of the day, meron lang tayong very short break. Babalik kami dyan sa aming studio sa TV5 Media Center Reliance. So oras natin, 1:14 na hapon. Kasalukuyang po tayong nasa gitna ng call center kung saan tuloy-tuloy ang sagutan ng ubot-sipon ng magkabilang team. Ang leaders, hindi na makontrol ang sitwasyon. Unti-unti na silang nalalagasan ng tao. Kaya para hindi na dumami ang casualties, umaksun na ang bagong Cobra Plus Vitamin C. Ito'y kargado ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol at proteksyon ng 700 mg ng vitamin C. Yan ang lakas at proteksyon ng Cobra Plus Vitamin C. Tapos ang bakbaka, tulod ang laban. Back to work. Sagot, mga kapatid! Cobra Yellow, Cobra Green, 13 pesos lang, SRP. Cobra Red, 12 pesos lang, SRP. Cobra, the number one energy drink. Ang oras, 1:15. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo! Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas, Relasyon sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Alright mga kapatid, kami nagbabalik sa inyong mga tahanan, taxi, terminal at kung saan man kayo nahandoon. At para mabigyan namin po kayo ng mga gabay at advice sa inyong mga suliranin. Okay, Gladys. Hello, Franel Mayono, Senyedo, Nestoria Bulastig, Marlene Cabading, Isabel Arroza, Monera Moniza. Magandang araw sa inyo, ang ating mga followers from all over the world. Anyway, Dean, narito na ang ating word of the day. Gladys, ang ating word of the day ay doctrine, doctrinal. Kung iyan ay pag-uusapan natin ayon sa batas. Ang doctrinal po ay ang mga nilabas na desisyon ng Korte Suprema na pwedeng maging base ng iba't iba pang mga future decisions. Ibig sabihin po, isang norm ang tinatatag, isang conduct, isang kaayusan, isang alituntunin na dapat sundin ng lahat, kaya kung nagkaroon ulit ng kasong kamuka, titingnan lang po yung desisyon na yon, titingnan lang po ang doktrinang iyon, at iyon po ang iiral. Ngayon po, ang Korte Suprema po ay nag-i-issue ng mga madaming klaseng pagpapahayag. May resolusyon, may desisyon, may order, may writ na tinatawag. Writ of habeas corpus, writ of amparo, may resolution naman po, resolution between parties, meron naman pong order to produce a document, at may decision. Ang decision lang po ang nagiging parte ng batas ng ating bayan. It is the only issuance of the Supreme Court that becomes part of the law of the land. Yan lang po ang mga decision ang nagtatatag ng isang doktrina.
Yan po, ha? Yan po ang nagtatatag ng isang doktrina. Doktrina na ngayon ay dapat i-apply pasulong, Gladys, prospectively, not retroactively. Oo, kaya kung nakakuha kayo ng isang resolution, hindi doktrina yon, walang doctrinal value yon. Yun lang ay mahalaga sa dalawang parties involved sa kaso. Pero ang doctrine po at ang decision ay maaaring masaklaw po ang kaayusan ng mga sitwasyon na maaaring hindi lang nakalimita doon sa partido. Bibigyan kita ng example, Gladys. Okay. Dati-dati, basta't ikaw ay nahalal at gumawa ka ng masama, ikaw ay makakasuhan ng administrative case. Ibig sabihin, yes, kung makakasuhan ka ng administrative case, eh baka ka matanggal. Diba? Mm-hmm. Hindi ko pinag-uusapan yung criminal case. Okay, yung criminal case, korte yun eh. Yun, pwede ka pang makulong. Hindi po yun. Basta't po kayo gumawa ng masama bilang mayor, halimbawa, o bilang councilor o governor, pwede kang matanggal, magkakaroon lang ng paghahabla sa iyo, administratively, either sa, baka, ngayon ata sa Department of Interior, or o kaya local government, o kaya sa ombudsman, something like that, na sususpend ka, na expel ka, na papaalis ka sa yung pwesto kung gumawa ka ng masama. Ayan. Noon, Gladys, ang doktrina ganito. Basta't gumawa ka ng masama at may administrative case ka at nahalal ka ulit. Okay. Nahalal ka ulit. Burado. 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 Okay. Burado. Uh-oh. Yung iyong nagawang kalokohan. Kalokohan? O, diba? Burado. Pero hindi yung criminal case. Iba yung aspect ng makukulong ka. Ibig sabihin, hindi na itutuloy yung administrative case mo. Whether you will be disqualified from public service, whether mumultahan ka, etc. etc. Mawawala na yun basta't na-re-elect ka. Okay? Kamakailan, yung doktrinang iyon, inabandona ng Supreme Court. Ayun. So, ano na ngayon? Ang bago. So, ngayon, ang bago na ngayon, kahit na na-re-elect ka, eh talagang yung mga kasong ginawa mo, hindi yun mabubura, tutuloy pa rin yun at baka nga ma-disqualify ka pa. Aha, okay. So, yun, naabangin. Diba? Nanagutan mo pa rin. Diba, Gladys, matinding pagbabago ng isang alituntunin yun. Matinding pagbabago ng doktrina. From nawala ang iyong kaso sa pananatili ng iyong kaso. Ibang klase yun. So, nagbago ang doktrina. Para mabago ang doktrina ng Korte Suprema, kasi ang Korte Suprema, madaming nagfa-file sa Supreme Court. So, inahati nila by division ang mga cases. May first division, may second division, may third division. So, basta nag-issue ng desisyon ng isang division, eh yun naman ay desisyon rin ng Korte Suprema. Pero ang makakapag baliktad lang sa doktrina ay ang en banc na tinatawag. Oh. Doon lahat sila. Lahat sila. Ang magde-deliberate doon sa isyong iyon. At kung nasabi nilang okay, baliktarin natin, the doctrine has been abandoned. Abandoned. Ayun. Yeah. So iyon ang doktrina, dapat majority 'yon. 8 votes dapat 'yon. So iyon. Yes. Yan ang doktrina kasi ang dami nagkakamali. Yung iba nag-i-invoke ng mga resolusyon. Iba nag-i-invoke ng mga order lamang para igiit ang kanilang punto. Pero sinasabi ng mga resolution lang 'yan. Tapos iyan, decision o anong decision 'yan? In division ba 'yan o en banc? Ang matindi yung en banc, no? Oh, 'yun. Yun ang nagte-turn. Nagbabaliktad ng isang doktrina o nagbabago. Ayan. Okay. Galing. So that's our word of the day, doctrinal. Prinsipyo, desisyon na maaaring gawing batayan sa susunod pang mga kaso. President, okay, ngayon, President talaga. Oo. Okay, so ngayon po, ready na kami with some of your questions. Pwede rin po kayong mag-post, yung mga hindi pa nagpo-post ng inyong mga tanong. Doon po sa comment section ng live streaming, you can post your questions there. And of course, sa Relasyon official fan page
o sa aming Radyo 5 92.3 News FM Facebook page. Ito na po ang aming Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Hey, wala pa ho kaming phone calls na tinatanggap kasi may humihingi kung paano daw tumawag, no? I-post na lang po ninyo ang inyong question, okay? Oy, shout out po! Mabati ang aking best friend na si Presi Rubin na nasa work po. God bless. Ang pagbati ay mula kay Mary Rose Villanueva. Yan, puro mga pagbati ito. Tingnan natin dito sa baba. Ito na. Uy, medyo mahaba-haba ito din, ha? Ano po ang gagawin ko, Attorney Mel? Kasi po ang HR ako sa isang company. Ang tanong ko po, right po ba ng employee na pati meal food nila ay sagutin ng employer, attorney? May batas po ba tayo na ganun, pati sa meal ay gastusin ng employer? Pangalawa pa po, attorney, pag travels out of town ang employee, considered paid po ba dapat ng employer? Kasi po, considered paid ang employee sa ganun, eh hindi naman po sila nag-perform habang nagbabiyahe daw. Sana po'y mabasa ninyo ang tanong ko. Okay, so doon muna tayo din sa gusto niyang malaman kung right daw ng employee na pati meal and food nila ay sagot ng employee. Okay. Tatandaan po natin may labor code po tayo. Sabi ng labor code, sesweldohan kayo. Paano ang sweldo? Datong. Tuwing 15 at 20. At doon sa sweldo nyo, paaring may madagdag pa. Ano madadagdag? As a general rule, datong rin. Kung may overtime pay kayo, kung may night differential pay kayo, meron. Di ba po? At kung holiday, nagtrabaho kayo, may madadagdag pa, hindi po kayo mabibigyan ng sandwich doon. Datong rin. Datong. So, the general rule is, any remuneration must always be in money. Ngayon, yan pong sinasabi nyo, nakasalalay po iyan sa kasunduan ng employer at employee. Kasi, di ba, Gladys, kamukha yung natanggap natin kahapon. Sinabi natin, baka ang pagtitira mo sa isang bahay ay kasama ng konsiderasyon ng iyong sweldo. So, may mga ganun po yun. Kaya dapat makikita nyo sa inyong mismong kontrata. Kasi kung wala po sa kontrata nyo, ang iira lang yung batas. And basta't ginagawa po ng employer ang batas, eh tuloy-tuloy po. Okay? Ngayon po, kaya po makikita nyo yun sa, ano nyo yun, sa kontrata nyo, o sa collective bargaining agreement ng union nyo, o kaya sa corporate policy ng korporasyon. Diyan nyo po makikita kung nagiging karapatan yung makakuha ng fried chicken tuwing tanghalian. So, ganyan po. Yan po. Lunch, free lunch yes, at merienda during correct, your working hours. Correct. Yan po. Kaya, tingnan nyo po kung nasaan kayo dyan. Ayan. Yung pangalawa niyang tanong, yung travel daw. Kapag nag-travel daw, ba considered na paid din daw yung employer? Ako, pagpapalagay ko lang po ay siyempre. Sapagkat, o, hindi ko... It's a work, talaga. Oo, diba? Eh kung hindi ka makakapag-travel doon, paano mo magagawa ang gagawin mo? Diba? Correct. So I think kasama iyon. Kaya nga yung iba ini-estima. Okay? Mm-hmm. O sige. Okay? Pagdating mo doon, alas dos na. Mm-hmm. So itong gagawin mo, due diligence ka. Halimbawa, pinapunta ka doon sa clerk ka. Pinapunta ka ng boss mo. O checkin mo nga yung titulo doon sa Morong, doon sa Register of Morong. Tingnan mo lang yung sa likod kung merong mga tatak doon na mga mortgage doon o may lease pendant yung kaso dahil hindi natin alam. Sige po, ayos. O di pinapunta ka na. Tapos nakarating ka doon alas 12. Tapos natapos mo alang una. Bumalik ka na. Alang nga naman sabihin sa'yo, o ba't absent ka nung umaga? Hindi. Meron kang errand related to work. Sir, di ba pinapunta niyo ako? Tatlong oras yun, apat na oras. Biyahe tayo. Tapos ang binigay niyo pa sa akin pamasahe, 50 pesos. Nag-jeep lang ako at naglakad pa ako. Oh my yes. God. So normally po, I think kasama po yun. Yes. Ayun. In fact, nga din ang ibang mga kumpanya, kapag out of town, may per diem pa, per dime pa ang empleyado, di ba? Oo.
Yes. Ano ba sa sahod nila for the day? Meron pa gano'n. Pag-out of town talaga. Okay, ito naman ang advice niya. Ay, related to work pa rin ito din. Good day. Service crew ako sa isang franchise fast food at under sa isang agency. Bale, yung agency namin, may partner na isa pang agency which is mas nakatataas sa kanila. Noong March 17 po, pinatigil na kami sa work dahil sa COVID. Tapos noong May 8, nagpadala ng notice ang partner ng agency namin na terminated na daw po ang contract nila sa aming maliit na agency. So, ang agency namin, pina-force resign po kami at binigyan ng deadline hanggang June 1st. Dapat daw nakapag-resign na kami. Pero hindi po kami nag-resign hanggang sa ngayon. Ang iba, nagpasa na ng kanilang resignation pero hindi pa po nag-clearance. Ang sabi ng agency namin, wala daw kaming matatanggap na back pay, quit claim lang daw po. Tapos wala rin daw pong separation pay at separation contract. Sabi nila, pag nakakuha kami ng 13th month last year, ang makukuha daw naming quit claim ay mababa lang daw po, like mga 1,000 or 2,000 lang po. Okay. So they are under a small agency na may partner na bigger agency. Nagko-COVID yung kontrata ng agency nila, kinat na ng bigger agency. They were told to resign. Okay. Number one. So dapat alamin nyo kung sinong employer nyo. Mukhang madaming layer yan. So madali namang malaman yon kung sino nagbabayad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, yun ang employer nyo. Okay? Okay. So malinaw yon. So dapat alamin nyo yun. Halimbawa, na-detect nyo na yun, nalaman nyo na yun. Eh siyempre, kung ganun kayo, eh malamang regular employee kayo. O pagpalagay na natin regular employee kayo, at wala na, tapos na yung probation nyo, nakaraos ng 6 months, normal. Tapos na ang probationary period nyo, eh talagang nagtatrabaho na kayo, naabutan lang kayo ng COVID-19 pandemic. Eh, basta't regular po kayo, may kapanatagan kayo sa pagtatrabaho. Tawag po doon, security of tenure. Okay? Sa security of tenure po, hindi kayo pwedeng paalisin ng karaka-raka lang. Dalawa lang po ang pwedeng sanhi ng inyong pagtatanggal. Number one, lawful cause. Diyan po, gumawa kayo ng masama. Nang nakaw kayo, patamad-tamad kayo, patulog-tulog kayo, puro absent kayo, eh pwede talaga kayong tanggalin at wala kayong separation pay. Pangalawa, kung kayo naman po ay kamukha niyan, halimbawa lang, pagpalagay natin, nagtitipid ang korporasyon, eh talagang walang trabaho, walang business ngayong COVID, kaya nagtitipid sila, pwede po silang mag-retrench at saka po mag-redundate. Ibig sabihin po, magbawas o magtanggal. O yun po. At yun po ay authorized by law. Kaya lang sa pangkaraniwan, yun po ay merong separation pay kung hindi naman talagang luging-lugi ang kumpanya. May separation pay. Pero kung bagsak ang kumpanya at nagtanggal, wala po kayong separation pay. Ngayon po, ang susunod na alituntunin, basta't po nag-resign kayo, wala talaga kayong makukuha. Wala. Kaya po dapat maingat kayo sa pag-re-resign sapagkat po baka pinapaikot ang isip nyo o talagang iniisahan kayo para po sa tunay lang wala kayong matatanggap para kung may bigay man sila sa inyo parang ang lumalabas ngayon hindi nyo karapatan kundi pabuya lang. Pabuya sila pa ang mabait. Diba? So, nalupan nyo. Oo, so mag-ingat-ingat po kayo. Mag-ingat-ingat po kayo dyan. Sabihin nyo, parang ano yun? Parang constructive dismissal yun. Kaya wag ho kayo basta-basta mag-resign. Ano po? Kasi maaring magkaroon kayo ng separation pay kung ano kayo, kung rank and file po kayo at regular employee. Yan po. Tignan nyo kung nasaan kayo ngayon sa sitwasyon na yan. Tignan nyo. Yan. Okay. Pagpapatuloy po namin ni Dean ang pagsagot sa inyong mga tanong dito sa ating Q&A, but we'll pause for another break. Babalik muna po kami sa aming mga studios para magpasalamat naman sa aming mga taga-suporta. Ang oras natin, 1:32 ng hapon.
Sa panahon ngayon na ika nga ay bawal lumabas dahil sa pandemic, parami ng parami ang pinapasok ang online business. Pero kasabay ng paglago ng industriyang ito ay ang pagdami rin ng mga nabibiktima ng mga scammer o manluloko. Ang Internet Transactions Act ang nakikitang proteksyon ni Congressman Wes Gatchalian. Ano nga bang laman ang nasabing panukala? At ano ang pagkakaiba nito sa mga nauna ng batas ukol sa e-commerce? Pag-uusapan natin yan ngayong Miyerkules, June 24, alas 10 ng umaga sa kwentuhang Trabaho, Negosyo, Consumer o TNK sa Perfect Morning with Cheryl Cosin sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Hanggang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Kasintahan, boss sa trabaho o boss na puso mo, relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH, sa Signal Channel 1. Nagbabalik po kami at kukunin ko lang itong pagkakataon na ito, Gladys, para mag-anyaya ulit sa ating mga kapatid at mga kababayan, sa mga anak ninyo na gustong maging abogado, hindi pa po huli ang lahat. Ang Far Eastern University Institute of Law ay nagtatanggap pa po ng application, registration at kung kayo matatanggap, enrollment. At ang pagdedesisyon po ng aming pagtatanggap sa inyo ay talagang makukuha nyo kaagad-agad kung kayo ay tanggap na upon our determination doon sa sasubmitin yung mga dokumento. Wala po kaming entrance examination. Magdedepende lang po kami doon sa ibibigay nyo sa amin para suriin kayo. Wala po kaming entrance examination kagaya po ng iba sapagkat alam nga po namin na talagang mahirap ngayon, mahirap ngayong kumita dahil po sa ating pandemic COVID-19. Pangalawa po, doon po sa mga nag-graduate ng summa cum laude, magna cum laude, at saka po cum laude, Latin honors within the last 5 years, meron po kaming application for scholarship, no tuition fee, no miscellaneous fee, free cost of living allowance, at saka po personal book allowance po. Binibigay po namin yan. Kaya po mag-apply na po kayo kung kayo'y Latin honors. Medyo limited lang po ang aming slots. Kaya po kung mas maaga kayo, malamang. Sigurado na kayo. Malamang po. Sigurado na kayo. Basta't po hindi pa puno yung slots namin. At meron na po. Sa bilang ko po ngayon, meron na lampas sa 18 na mga Latin honors ang nag-a-apply po sa FEU. Meron pa po kami slots na natitira. Pero limitado lang po. Kaya po mag-apply na kayo. At pati rin po, ang aming ino-offer po ay Juris Doctor. Kaya tumawag lang po kayo sa mga himpilan ng aming eskwelahan. At para malaman nyo kung paano mag online application, online registration, at online enrollment. Ano po ha? Para magkita-kita po tayo sa school year 2021 at 2022 sa FEU po, be a Tamaraw lawyer at matutulungan namin kayo. All right. Okay. Okay. Ayan, Gladys. That's it. Back to our Q&A. Good day po, Attorney Mel. Meron po akong anak sa naka-affair ko, pero naka-apelido po sa kinakasama ko. Gusto ko po siyang habulin for support, lalo na tinatanggi na niya ang bata. Salamat po, Attorney, at sana'y masagot niyo ang aking tanong. More power and God bless. Tinatanggi niya sapagkat yung birth certificate nakapangalan sa partner mo. Oh. Diba? Sapagkat yes, may mga pagpapalagay kung ano ang lumalabas sa ahensya ng gobyerno kamukha ng birth certificate ay tama. Pagpapalagay lang naman, presumption. Pero wala pong, wala makapagkakaila na siya ay anak niya. Kung totoo man, no? Kung siya ay anak niya talaga. Alam mo ang gagawin mo dyan sa birth certificate na yan, yan ay pabura, patanggal.
magfa-file ka ng petition for cancellation of simulated birth certificate at iyan ay tatanggalin sa libro ng local civil registrar at ng NSO. At kahit na walang birth certificate, natanggal na, kahit walang birth certificate, eh kung tatay talaga yan, eh siguradong meron siyang tungkulin at pananagutan na suporta ng anak mo. Hindi siya dapat makatakas doon. Kaya huwag mong pahintulutan makatakas. Igiit mo ang iyong karapatan. Kaya alam, meron lang kasing nagiging hadlang, no? Meron, iyan siguro ang parating igigiit niya. Parating i-invoke niya. Kaya pabura mo na yan. Pabura mo na yan at humingi ka ng suporta. Ayan. Okay. Next question natin, Dean. Ako po ay 53 years old na government employee. Ang problema ko po, ang pangalang ginagamit ko ay hindi ko tunay na pangalan. Mula po sa pagkabata ay ginagamit ko pong apelyido ay sa lola ko na tiyahin ng tatay ko dahil sila po ang nagpalaki sa akin. Kaya lahat po ng mga dokumento ko mula sa pag-aaral hanggang sa pagtatrabaho ay apelyido ng lola ko. Hindi po ako legal na inampon ng lola ko, kaya't wala akong adoption papers. Pero lahat ng papeles ko, ang lola ko ang nakasaad na magulang ko. Malapit na po akong magretiro. Baka malaking sagabal ang problemang ito. Ano pong dapat kong gawin? Pwede bang magpa-late registration na lang ako? Umaasa po ako sa magiging payo nito. Meron na po kayong nananatiling birth certificate. Kaya lang peke. Yung problema, peke. Malabas lola niya si nanay niya. No? Oo, kasi simulated birth certificate. Iyan po ay papakansel nyo. Petition for cancellation of simulated birth certificate, at patunayan nyo po na ang hindi siya ang nanay nyo at hindi rin ang lumalabas sa tatay-tatay nyo. Dali lang naman po, magpapa-DNA lang po kayo at makikita na ng korte at saka sasabihin ng korte, ako nga, malitong birth certificate na to, simulated to, tatanggalin na po yun sa libro ng local civil registrar at PSA. At pagkatapos po, mag-file kayo ng late registration na ang nililigay yung totohanan lang. At makakapagpagawa nga ng affidavit o may court order pa ang korte doon sa simulated birth certificate na i-issue na ang tamang birth certificate. Baka ang korte na po ang mag-utos. So hanggat maaga po, gawin nyo na po yan. Kagaya po ng nasabi ko, kasi baka nga iyan ay may pagpapalagay na tama hanggang mabura at lalong-lalo na kasinungalingan pala na handoon. Lahat po ng kasinungalingan ay maaring magbunga ng problema. Kaya nga po, ayusin nyo na. Ayusin nyo na hanggat maaga. At palagay ko, hindi natatagal yan kasi lahat ng ebidensya ay nasa inyo. Yan. Kaso din, eto na. Pag nakabalik na ang birth certificate niya sa tunay niyang pangalan at apelyido, lahat ngayon ng mga dokumento niya, mula nang siya'y mag-aral hanggang sa magtrabaho, kailangan niyang mapalitan. Yun ang consequence niyan, Gladys. Yeah. The footwork, the hard work will now be on your shoulders. Pasanin mo ngayon na pumunta ka sa lahat ng ahensya, lahat ng eskwelahan para sabihin na ang ilagay doon yung tunay na pangalan mo. Walang makakagawa nun kung di ikaw. Kaya andaay mo sigurong kukunin na certified true copy nung desisyon ng korte na nagbubura at nagsasabi na ilagay ang tunay na pangalan mo at saka yung bagong birth certificate at sa bibigay mo yan sa LTO, sa lisensya mo, sa GSIS, di ba, sa Pag-ibig, sa PhilHealth, yes. Talagang gagawin mo yan, footwork. Yan. Oo. Kasi kung government employee siya at saka retirement, talagang hihingi ng birth certificate. It has to be consistent with the name he's using. Yes. Talaga. So alam ko, nakikita niya na pwede talaga maging problema. Correct. Anyway, good luck. Gawin mo na ngayon kasi 15 years old, a few more years left. Yes. Oh. Ilang taon na lang bago ka magretiro. Correct. Oh. Oh. Okay. Eto naman, advice din ang hinihingi sa iyo, Dean. Need po your advice, sabi niya. Ito po ako undocumented OFW, naglabas ng amnesty ang bansa kung saan ako naroroon until June 30 ang last day daw ng amnestiya. Kasi undocumented nga siya. May anak po akong kailangan ng operation at ng surgery at meron din akong pinapagawang bahay na hindi pa po natatapos. Siguro sa Pinas.
wala pa akong sapat na ipon. Advisable po bang tanggapin ko ang amnesty sa aking sitwasyon? Well, ang tingin ko, anong alternative mo? Diba? Yun ang titignan mo. Bakit? Kung hindi mo tatanggapin, anong mangyayari? Makakauwi ka ba? Makakakuha ka ba ng madaming pera? What is the alternative? Pero always, 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 ang payo po namin dito sa relasyon, maging legal. Legal. Ano po? Hindi po pwedeng ikutan ang batas. At yes. Kamukha po niya, nasa OFW po kayo, nakikinabang kayo sa bansang iyan. Eh siguro po mas maganda na hindi niyo niloloko at hindi kayo nagsisinungaling sa ano na yan, sa bansang iyan. Mabuti nga po't nang bibigay pa ng amnesty para po maging maas maayos ang inyong pananatili. Diyan po, eh baka po matanggal pa kayo. Kaya nga po, sa akin lang po. Mahuli siya din, baka mahuli siya na undocumented. Mas panganib yun, mapanganib yun. Correct. Diba? Kaya ako po, kung ang binabalak niyo ay manatili pa po dyan at para kumita ng maayos, eh palagay ko dapat talagang sumunod kayo sa legalities kung saan kayo nahandoon. Ayun yes. po. Yung din ang aking ano. Kung ako personally din, di ba? Personally, ganun din ako ang gagawin ko. Eh, sasalang-alang ko, hindi ako legal dito eh. Uh-oh. At meron ng amnestia. Oo. Okay, eto din. Good afternoon, Attorney Mel. Ako'y nagsanla ng eto na naman yung tira. Kwarto. Ayan. Uh-oh. Nagsanla. Tira ako ng kwarto sa bahay sa halagang 150,000 pesos. Bali siya po ang kukuha ng upang 5,000 kada buwan. Hindi na po ako nakapagulog. Pinabarangay po niya ako na dapat daw ay bayaran ko ang mga buwan na hindi ako nakapagulog maliban doon sa 150,000 na ibabalik ko pa. Legal po ba yon? Parang sa latira, parang utang din ito talaga. Parang utang po. Wala naman po sinasabing bawal yan sa ano, sa batas. Oo. Alam niyo po, ang mga labeling, ang mga titulo, ang mga title ng isang kasunduan ay title lang po. Ang importante po doon ay yung nilalaman. Ano po ba talaga ang nilalaman? Baka po ay yun ay utang. Utang na simple. Kumbaga eh, titira ka dito, okay, sa tinitirang ko habang hindi pa ako nakakapagbayad ng utang, tapos kung meron kang pinapaupahan dyan sa iyo na or whatever, may mga arrangement po na ganon. Pero kung ang punot dulo po ay may utang kayo, ang pinaka-importante ay bayaran ng utang. Ano po? Okay. Kasi ang hindi pagbabayad po sa utang, ay talagang na-blast. Collection kung wala naman pong pagbabawal sa batas na nangyayari. Yan po. I think ang kinukonsulta niya is this. She has been paying. She failed during itong COVID. Tapos ang gusto, bayaran lahat pero hindi magagalaw yung principal. Ganun pa rin ang utang niya, 150,000 na bayaran pa rin ang buo. Parang well, siguro iniisip niya, ganito parang yan. Malaki naman masyado yun. Oo. Yung interest, ganito po yan. Mm-hmm. Kung utang po yan, kung sa bottom line ay utang yan, eh ang interest po, eh valid lamang kung ito ay nakasulat, black and white, ayon sa, kung hindi po ako nagkakamali, 1956 or 1957 article ng ating civil code. Okay po, dapat nakasulat, black and white ang interest. Kung hindi po nakasulat yan, hindi po pwedeng patupad. At sabihin na po nating nakasulat, pero kung napakataas naman po, like 35% per annum, eh hindi po, immoral po yon. Hindi po dapat patupad. Kaya dyan po, tingnan nyo po ngayon kung saan kayo nahandoon para malaman nyo kung tama ang ginigiit nyo o hindi. Ayan po. Yes. Okay, ito naman din. Ang sabi niya, tinanggal po ako sa work nang walang tamang abiso. Ano po ang dapat kong gawin? Okay, eh ano bang kontrata mo? Diba? Baka naman may period ang kontrata mo tapos contractual ka lang na sinasabi okay. On this particular day, your contract ends. Hindi ka naabiswan nun dahil may kontrata ka, mayroong period na tinatawag, may hangganan, may katapusan, may the end. Eh pag nag-end yun, eh bukas pwede, maaaring hindi ka napapasukin, the end na eh. Kaya tingnan mong mabuti, diba? Ngayon man, kung ang sinasabi mo eh sa kalagitnaan ng iyong pagtatrabaho ay bigla kang tinanggal. O yan, hindi pwede yun. Dapat may due process yan, whether it's lawful cause
or authorized cause, dapat binibigyan ka ng pagkakataon magpaliwanag o at least na-explain sa'yo kung bakit ka tatanggalin. Ayan. At kung hindi, okay, pwede kang pumunta sa NLRC at pwede kang mag-file ng illegal dismissal. Ayan. Okay. Eto naman, magandang hapon po, attorney. May bahay po ang mama at papa ko. Hindi po sila kasal. Tapos, nag-asawa po ng bago ang papa ko. At yung bahay po na ipinundar ng mga magulang ko ay tinira ng papa ko at ng bago niyang asawa. Hindi din sila kasal at wala ring mga anak. May habo pa po ba ang mama ko sa ipinundar nila ng papa ko na bahay kahit pinarenovate na ng bagong kinakasama ng papa ko ang bahay na yon? So her parents niya hindi rin kasal pero may naipundar together. Then the father had another relationship, hindi rin kasal. So ngayon, may habol ba si nanay dun sa una? Okay. Ang sagot dyan, oo. Provided na walang hadlang sa pagpapakasal ng nanay mo at ng tatay mo. Okay? Ibig sabihin, sila ay nagli-live-in, pwede namang ikasal sila, ayaw lang nilang ikasal. Okay? So kung ganun ang punto nila, may binibigay na kaayusan ng ating batas sa kanilang pag-aari. Hindi conjugal, okay, hindi absolute, kundi simpleng co-ownership. So ang lahat ng napupundar sa loob ng kanilang pagsasama, habang sila ay nagsasama, ay magiging co-owned nilang dalawa. Co-ownership lang. Okay? So ibig sabihin nun, ang ganda nga nito, kung ang tatay mo ang nagpupundar, tapos ang nanay mong nangangasiwa ng bahay, effort na rin yun. Accounted for na rin yun. Kinoconsider na rin yun na contribution. Kaya meron talaga, kung bahay ay pinundar nila habang sila ay nagsasama, co-own po yun. Kaya may interest si nanay. So malinaw na malinaw. Okay? Ngayon, si tata ay naghiwalay na, nakipag-partner naman sa iba, at pinarenovate nung isa yung ano, yung bahay. Eh kung iyon ay hindi mo natutulan sapagkat co-owner ka, pwede kang tumutol baka maging builder in good faith na tinatawag na maaring suklian kung magkatuos na, no, maaring mong suklian. Pero kung in bad faith ginawa niya 'yon, alam niya na ginawa ko 'to pero pag-aari rin 'to, alam ko nung isang tao, in bad faith na siya noon. Maaring ma-forfeit niya 'yon, kaya depende sa sitwasyon. Okay. Pero siguradong sigurado may interest ka. Ang question na lang whether susuklian mo siya doon sa renovation niya o hindi. Kung bad faith siya, hindi mo siya susuklian. Kung good faith siya, susuklian mo siya. Okay. Doon sa renovation lang. Yeah. Hello po, gusto ko lang po sanang malaman ano ang dapat kong gawin. Ako po ay 21 years old. Kasi 5 buwan na po akong hindi... Bakit kaya nagkonsulta siya sa atin? Hindi raw siya nagre-regla. Ano ang dapat niyang gawin? Maraming salamat po. Okay, hindi ko kayang sagutin yan. Bagay yata ito kina Cheryl Possim ng mga doktor o mga guest sa Perfect Morning at kay alagang kapatid Menchie Silvestre. Naligaw lang siguro siya. Nalito lang siya. Okay. Anyway. Pero ang sa akin, ang advice ko, magkonsulta siya sa isang OB-GYN. Yes, diba? OB-GYN. Doon siya magpatingin. Ang best para the malaman best. Kung bakit. The best. Okay. Ito, merong... Ako po ay nakabili ng lupa noong 1985. May kasulatan kami sa abogado at nakalagay po doon na pipirmahan po niya ito pag nahati-hati na. 2001, kami po ay dinimanda ng may-ari ng lupa. 2001 hanggang 2011, kami po ay nanalo. Ang hindi namin alam, ang nasasakupan ng aming lupa ay naibenta na sa ibang tao. Ang 5 metro ay naibento noong 2006 at napatitulungan ang nakabili. Nang pinasukat na po namin ang aming lupa na pinanalo sa abogado ay 8 po ang muhon at doon kami niligay sa likuran. 300 square meters ang nabili naming lupa. Sino po ba ang may priority? Yung unang nakabili o yung pangalawang nakabili? Komplikado po ito. Ito na naman komplikado. Komplikado po ito kasi may kaso na po ito. Okay, may kaso na po ito at madaming nangyari po dyan sa kasong yan na maaring hindi ko alam.
Wala tayong alam. Very complicated po basta ng kaso. Kaya ang importante po, basta ito ay nagbubunga sa kaso, dapat mabasa ang mga desisyon, kung ano nangyari. Kasi po, normal, basta sa umiira lang kaso at pinagtatalunan isang lupa, dapat walang gumalaw nun eh. So, ano kaya nangyari sa kaso? Ano kaya nangyari sa kaso? Hindi ko po alam sa loob ng kaso. Kaya dapat, yung mga ganyan po, kausapin nyo yung abogado na naghawak ng kaso nyo at tignan nyo kung anong dapat gawin, kasi baka may mga sinasabi yung desisyon o may mga nangyari yung kaso na talagang very peculiar at katangi-tangi lang sa inyo. Kaya mahirap po talagang sagutin yan. Kaya, kaya yun po. Ang pinaka-importante dyan po, punta kayo sa dating abogado nyo, tignan nyo po yung desisyon, tignan nyo po rin yung mga files, at tignan nyo kung ano talaga ang nangyari sa korting, sa korting yan. Baka ho may pahintulot ang korte, pagbili, hindi ko alam. Di ba? Hindi natin alam. So, there could be so many things that could have happened. Ayan. Yes. Okay, ito din, nagtatanong siya, what's the difference between conjugal property and absolute community of property daw? Ang conjugal property po, lahat po ng mga pinupundar nyo habang kayo ay kasal ay magiging kapwa may-ari ng dalawang mag-asawa. Maliban na lang po doon sa mga nakukuha nyong libre, kamukha ng donasyon at mana. At saka po, yung pera o yung inyong pag-aari bago kayo ikasal, hindi po magiging conjugal kung kayo ikasal na. Mananatili po yung separate property, tawag nga po doon paternal property, kung sa babae capital, sa lalaki. So yung mga pag-aari nyo bago kayo ikasal ay mananatiling inyo habang kayo ay kasal. Isa po yung importanteng bagay. Sa absolute community of property po, ang mga pag-aari nyo bago kayo ikasal ay magiging kapwa may-ari na yung inyong asawa sa oras na kayo ay ikasal. So yun po ang napakamalaking kaibahan nung framework absolute na yun. Yun, that's the big difference. Okay, hello. Hello Mon Samson of Manila Bulletin, nanonood siya. Okay, so I think that's it para sa ating Q&A ngayon. Dean, baka meron kang mga ibang announcement before we wrap up at bago ko batiin yung ilan sa mga nakasama natin. Well, meron po akong YouTube channel rin, Attorney Mel Santa Maria po. Yun po ay kawang gawa ko. Kaya kung gusto niyo mag-subscribe, punta lang po kayo sa internet at hanapin niyo yung Attorney Mel Santa Maria, pindutin niyo po yung subscribe, at may community po tayo at nagpapalabas po ako every 8 o'clock in the evening, pero itong mga nakarang araw po medyo wala sapagkat nga po busy ako kasi malapit na ang pasukan, pero tutuloy-tuloy po tayo basta't hindi na po ako masyado busy, pero ayan po, baka po mamayang gabi magkaroon ako ng show at 8 o'clock. So punta na po kayo kung gusto niyo makita yung mga iba't iba kong mga advice. Ayan. Okay. Thank you very much for joining us today. At aktibo sila, nag-exchange ng mga ideas at nagkukumustahan din. Ito yung community natin dito sa ating relasyon din. Katulad din na Jose Niedo, si Joy Sumabat, nakita ko aktibo ang mga to. They're always there every day. Kahit na nalate, humahabol. Sina Susan Lundvis, Nestoria Bulastig, si Jessa May Manuel, Rene Braga Bainco. We will all see you again tomorrow, alauna pa rin, at ipamalita sa inyo mga kaibigan at mga kamag-anak na ang relasyon po Monday to Friday, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito po sa Radyo 5, 92.3 News FM at sa Signal TV Channel 1 sa 1PH. Until tomorrow, thank you! Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang relasyon ng inyong tulong at gabay. Sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliing gawin sa aming buhay kung anong gusto at paranasin sa inyong mga mata. In Jesus' name, Amen. Amen. Bye, Dean. See you tomorrow. Tomorrow. May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong relasyon sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan,